Magandang gabi sa lahat ng mga followers ni Alpha Adventure, sa lahat ng aming mga social media accounts, sa YouTube, sa Facebook page, sa Instagram, at saka sa LinkedIn. So, JC De Guzman po. Ito, itutuloy ko ngayon ang pagsagot doon sa mga tanong na ikinoment ninyo doon sa aking post noong nagdaang araw. Patungkol sa pag-aalaga ng Rhode Island Red, Black Australorp, at saka yung mga kambing. So, pipili ako nito ng random na question. Okay. So, galing muli kay Mr. Giancarlo Abidoza. Ito. Ang tanong niya, how to prevent avian flu in your own farm? Sa bawat farm na wala natin, paano daw mapapanatili na avian flu free. So walang bird flu ang ating farm. Nung isang araw itinanong niya kung kamusta na raw ang status ng bird flu or avian influenza sa Pilipinas. At nasagot ko 'yon sa isang naunang video, no? Nasa description ng video na 'to ang link doon sa video na 'yon kung saan nagbigay ako ng ng primer information patungkol sa highly pathogenic avian influenza dito sa Pilipinas. Okay, ngayon ang tatalakayin naman natin ay prevention. Paano ito mape-prevent? Tingin ko alam ni Giancarlo Abidoza na wala talagang treatment pa sa ngayon ang bird flu kasi viral infection 'to eh. So, wala talaga siyang treatment. Hindi kaya ng antibiotic ang isang viral infection. Ang kaya lang ng antibiotic ay bacterial infection. Okay? Now, ang prevention natin dito, dahil una sa lahat, wala naman ako mababanggit na vaccine para sa bird flu dahil nag-iingat pa nga ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, BAI, sa pagpapasok at pagre-recommenda ng isang bird flu vaccine. Dahil, gaya ng binanggit ko doon sa nakaraang video, the moment na nagpapasok tayo ng vaccine sa Pilipinas, there's a chance na maging endemic na yung sakit na yun. Dahil, as you already heard from me, sa mga nakagandaang video ko rin, na attenuated na virus yung vaccine talaga natin. So, virus pa rin yun, no? Kaya, doble ingat, triple ingat, ang ating mga government agencies na concerned sa topic na to sa pagpapapasok at pagre-recommenda ng kahit na anong vaccine. So, ang pwede natin gawin ay, ako, personal practice ko doon, yung mga breeders ko, I make sure na hindi sila nakakalakad-lakad doon sa area na walang bubungan. Una sa lahat, ang bird flu ay galing yan sa mga migratory birds. Doon sa mga ibon na malayang nakakagala sa paligid na pwedeng nakasalamuha yung ibang mga ibon na may dalang bird flu na. Tulad ng kalapati, tagak, dito sa Tarlac City, dyan ang marami sa amin, kalapati, tsaka yung mga tagak, at tsaka yung mga ibang mga ibon. No? So yung mga breeders ko, nandun lang sila sa isang bahay na may bubungan. Malawak yun, nasusunod yung stocking density na tinuturo ko sa inyo, nasusunod yon. So meron silang galaan, pero yung mga galaan nila ay may bubungan. Okay? Ngayon, bakit may bubungan? Para kapag dumaan ang kahit na anong ibon dun sa area namin, mag-poop man yan, haharangin yan ng yero, ng bubungan. Hindi yan dadapo dun sa lapag kung saan malayang nakakalakad-lakad yung mga breeders to na poultry at maging ibang livestock, kambing, tupa, baka. No? So yun ang unang practice ko. Hindi ko pini-free range doon sa when I say pini-free range, I'm referring to yung klase ng free range na may mga damo-damo na walang harang na bubungan sa taas. Una sa lahat, di naman tutubo ang damo diyan kung hindi tutubo ang damo kung may haram, no? Hindi naaarawan. So, kailangan na naaarawan yung lupa para tubuan ng damo. No? So, ang ginagawa namin, nagsasakati kami pag pinapakain yung mga kambing at saka mga tupa, baka,
dinadamay na namin yung mga manok. So isang sapong damo binubuhos sa area nila. So makakain pa rin sila ng greens. Okay, yun ang solution doon. Kasi baka sabihin nyo, eh paano yan, hindi nyo pala pinapagala doon sa area na may mga damo, paano sila kakain ng damo? So yun ang solution. Ang damo ang ipapasok mo sa area nila. Pangalawa, biosecurity. Kapag galing ako sa palengke, halimbawa, bago ako pumunta doon sa farm, eh talagang uuwi muna ako sa bahay, maliligo. So bago pa tayo nagkaroon ng COVID, ganun na ang protocol sa farm. Para kung galing ka man sa palengke at may nung kang nahawakan or natapakan na maaaring bird flu yun, eh, hindi ko dadalhin doon sa farm. Kasi kahit sabihin na natin doon sa bawat pintuan na ay mayroong foot bath na mayroong disinfecting solution, umapak ka nga doon, yung swelas ng chinelas mo at sapatos mo, eh, naiapak mo nga, pero sa laylayan ng pantalon mo, ng short, ng t-shirt mo halimbawa, o doon sa towel na dala mo, halimbawa kunyari may bird flu ang mga yan, eh baka mamaya natin kitang alaga mo dun sa telang yon na parte ng damit mo, eh ganun pa rin, naipasok mo yung bird flu. So bago ako pupunta, maliligo muna talaga. Okay? So that's number 2. So biosecurity natin, nabanggit ko kanina, mga foot bath, mga alcohol na nakasabit sa bawat pintuan. So hindi sapat na meron kang foot bath. O nakapag foot bath ka nga, pero humawak ka naman pala, may hinawakan ka naman palang may sakit na manok na maaaring baka bird flu din yun. O kung kailangan mag-alcohol ka. Otherwise, kung paalam kung yung swelas lang ng pangyapak mo ang disinfect, kamay mo hindi, bali wala din. O. Number 4. Maging stricto ka doon sa pagpapapasok ng mga tao doon sa farm mo. Hangga't maaari kung bleeder ka, no? Kung seryoso ang bleeding ang ginagawa mo sa business, might as well ang mga pumapasok lang doon dapat ay eksklusibo doon sa mga necessary personnel, yung mga staff mo lang talaga. Huwag ka magpapunta ng mga bisita doon, ng mga nagtutour, nagta-travel, nagsa-sightseeing lang. Delikado. Okay? Pansin mo, tinanggal ko sa Google Maps yung dating lugar ng Alpha Adventure. Tinanggal ko na yun para hindi na bumibisita yung mga gustong pumasyal. No? Hindi yun pang pagdadamot. No? Pinoprotektahan ko lang yung mga alaga ko at yung kabuhayang yun ng Alpha Adventure. Okay? Panglima, manghihiram at magpapahiram ng mga gamit sa farm. So kung mayroong kartilya, pala, palakol na nasa farm mo, huwag mong ipapahiram yan sa ibang mga farms. E paano kung may bird flu pala sa area mo, sa farm mo, edi transfer mo yung bird flu sa iba. In the same way, huwag kang manghihiram sa iba. Kasi kung may bird flu doon sa area nila, mayroon pala siyang naghukay siya. Tapos tinamaan dun yung nakabaon na alaga niya na ibinaon niya na may bird flu pala, pwede contaminated na yung palang yun, yung shovel na yun. So huwag maghihiram at huwag magpapahiram para protected kayong lahat dun sa area mo. Okay? May nabasa ako isang acronym kung paano mapiprevent ang bird flu na yan. Ginamit niya yung acronym na BIRDIE. BIRDIE. Let me see kung nare-recall ko pa ano ibig sabihin ng bawat letra ngayon. B, biosecurity. Yung mga sinabi ko kanina, may food bath, may alcohol, pagiging stricto doon sa pagpapapasok ng mga staff doon sa farm mo, biosecurity yan. Vaccination NDB1B1 with IB, gamburo, lasota with IB, fowlpox, coryza, dapat nasusunod yan. Although hindi sila vaccine para sa bird flu, at least protected ang mga alaga mo sa ibang known diseases, no? So parte yan ng biosecurity. And of course, yung kalinisan. Kailangan na disinfect mo, nasasabunan mo yung mga feeders and waterers para ma-reduce yung chance ng pagkakasakit or pagkalat ng sakit doon sa mga flock mo within the area. Okay, so yung una nga sa letter B ay biosecurity, no?
Yung letter I, yun ang isolation or pagka-quarantine. So pag may bago kang biling alaga, kahit anong klase nila, poultry or livestock pa yan, kailangan ni ibukot mo muna. Huwag mo siyang iahalo kaagad dun sa mga datihan mo na. Basic ano yan, or standard yan, standard operating procedure yan sa mga farm. Kaya merong bird flu or wala. Huh? Ayan, so isolation. Letter R, yun yung reporting and surveillance. Kapag meron kang sunod-sunod na yung mga namamatay mong alaga, halimbawa, no? Yung araw, tatlo, kinabukasan, lima. On the third day, naging sampu ka agad. On the fourth day, naging 20 na. O, i-report mo na yun sa city veterinary's office or provincial vet's office ninyo para ma-check na nila. No? Huwag mo itatago kasi kapag itinago mo yun, may bird flu pala tapos nagpapasok ka na naman ng ibang mga alaga, baka ma-infect mo lalo yung mga ibang mong alaga or baka may mailabas mo pa sa farm mo yung sakit na yun. So para ma-contain yan, i-report natin dapat. Okay? So maging ano tayo, magkaroon tayo ng be responsible agripreneurs tayo. Okay? Hindi yung alam na natin nagkaroon tayo ng sunod-sunod na mortality and morbidity sa farm, tinatago pa natin. Okay? So, birdie, biosecurity, isolation, reporting, at yung letter D natin, B-I-R, letter D natin, yan ang depopulation. No? Ano yung depopulation? Yun yung kapag in-assess ka ng city vet's office or provincial vet's office na in RT-PCR test sila, yung mga flock mo, o kaya yung mga namatay mo, halimbawa, pina-neucropsy mo sila, no? Neucropsy, no? Yan ang katumbas ng autopsy sa tao. Pag sa hayop, necropsy. No? By the way, necropsy. No? Na-detect na may avian flu yun, so kailangan mag-depopulate ka. Yun ang solution dun eh. I-depopulate, ikakalmo dapat. No? Kasi, considered as infected na rin yung buong flock kapag lumabas sa test na mayroong avian flu yung pinatest natin. So, ganun yun. So that's letter D. Now yung I and E, yan ang information and education. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, I am educating or sharing information that I've learned through self-study and coordination with the concerned government agencies. Ibinabahagi ko sa inyo by recording this video. So birdie, biosecurity, isolation, reporting, depopulation, letter I, information. Letter E, education. BIRDIE. So, yan ang acronym ng binigay ng Department of Agriculture on how to prevent avian flu sa farm natin. So, maliban dun, maliban sa BIRDIE na yan, yung mga una kong binanggit na personal practices ko dito sa farm. Okay? So, I hope may napulot ka na bago dito sa video na to. At kung may katanungan ka na related sa topic na to, comment mo lang. At don't hesitate na i-share mo ang video na to doon sa mga katulad nating nag-aalaga ng poultry at ng iba pang mga livestock animals. So, bisitahin mo ang alphaadventure.com, yung blog section, para mapanood mo pa yung mga iba pang videos na related sa paghahayupan sa livestock and poultry farming. And kung nagugustuhan mo, tingin mo nakakatulong sa iyo ang mga video na to, like and share and subscribe to this YouTube channel and the Facebook page, pati na rin yung LinkedIn account and Instagram account ni Alpha Adventure. Yung mga links nasa description ng video. Thank you!